lead by example. So yun yung good leader. So hindi pwede na sasabihin mo lang sa member mo or team mo na mag-attend ka ng seminar, hindi ka nag-attend ng seminar, magbenta ka tapos wala kang benta, dapat productive ka tapos hindi ka productive. So hindi ka leader noon. Ang tawag sa iyo boss, nag-utos ka. Kasi pag leader, kailangan ginagawa niya yung sinasabi niya. Or ibig sabihin, nagawa na niya yung tinuturo niya. So yun yung lead by example. Ako kasi, ganito kasimple lang, wala akong pakialam sa ginagawa ng member ko. Hindi typical na wala akong pakialam sa kanila as member. Of course, may pakialam ako. Pero, ang wala akong pakialam kung ano ang ginagawa nila. Kasi hindi ko naman sila laging kasama. Hindi ko kontrolado. Ang responsibilidad ko lang ay mag-guide at magbigay ng knowledge sa kanila. Nasa kanila na lang yun kung gagawin. Now, ganito lang siya kasimple. Okay? Hindi naman sila magtatrabaho para sa akin. Hindi naman nila tinatrabaho ang pangarap ko. Kaya, i-apply man nila yung tinuturo ko, hahataw man sila o hindi, hahataw ako. Ibig sabihin, wala akong pakialam kung hahataw ka o hindi kasi magre-resulta ako. Kasi may ginagawa ako, nagpa-productive ako. Ganun lang kasimple. Kaya nga, may mga member na kung saan hindi nagre-resulta kasi umaasa lang sila sa mga member nila. Umaasa lang sila sa hataw ng member nila. So, ako kasi hindi. Okay? Hindi ako umaasa sa mga members ko. Hindi ako umaasa sa mga leaders ko. Hindi ako umaasa sa ibang tao. Nagpo-produce ako ng sarili kong result. Gumagawa ako. Nagbebenta ako. Okay? Nagsisells ako. Kaya, kung ayaw mong gumalaw, yung member ko, pag ayaw mong gumalaw, alam mo dapat ang consequence. Ikaw yung walang resulta, ako magre-resulta. Bakit? Hindi naman ako naka-asa sa'yo. Hindi naman ako naka-asa sa inyo. Ganun lang kasimple. Okay? So, huwag mong isipin na hindi ako gagalaw, walang income yung apply. No. Hindi ko inisip yan. Ang iniisip ko, hahataw ako, magtatrabaho ako dahil may sarili akong pangarap, may sarili akong goal. Nasa sa member ko na lang kung gagawin nila kasi pag nagre-resulta sila, sila naman ang unang makikinabang, hindi ako. Hindi nila tatrabahuin yung trabaho ko. Hindi nila kukunin yung pangarap ko. Ako mismo kukuha ng pangarap ko, ako magtatrabaho sa goal ko, kaya wala akong pakialam kung hahataw sila o hindi. Basta ako, I'll make sure na re-resulta ako ng maganda at may ma-achieve ako. So, ganun ako. Ganun ako talaga. Hindi ako umaasa kahit kanino. Hindi ako umasa sa mga members ko. So, tuturuan ko sila, i-guide ko sila, mag-provide ako ng training, pero nasa sa kanila kung gagawin na o hindi.